Hello guys, this is Oyemove ng S29. So ito na nga guys, gumawa rin tayo ng Ice Dragon Stage 2 na guide, no? Pero GM lang to guys ha. Pero two man naman kami ni Ems dito. So siya ulit yung kasama ko sa Ice Dragon Stage 2 na guide, no? So medyo yun nga, medyo madali pag 6 man ulit. So medyo chinalis namin sarili namin na 2 man. So actually noong una nahirapan kami kasi ang medyo challenging dito yung unang phase, no, yung tatlong tupol, no. So mamaya i-discuss muna natin to. Etong clip na to guys, medyo cutted to kasi ipapakita lang natin dito ano ba yung dapat mong settings pag nagpumasok ka ng Ice Dragon stage to, kasi mayroon doon portion or scenario medyo foggy, no, doon sa tatlong tupol, napapatayin mo yung tatlong tupol na boss. Medyo foggy, no. So ang gagawin mo, kailangan mong i-low yung settings mo para medyo makita mo yung animation nung tupol na boss. So ganito siya. Punta ka ng settings, tapos i-low mo yung graphics. I-low mo and then special effects off, no. So pag ginawa mo yan, off mo tapos naka-low, hindi na medyo foggy pagka binabanata mo na yung tatlong tupol. Okay. So yun na yun, dapat mong settings. And then magsha-shoutout din nga pala tayo dito, no. So medyo kasi naipon na yung mga ka-shoutout, no. So baka magalit yung madlong tupol natin. So eto na nga, shoutout kay Moon ng S99. Greetings daw sa PH 10 to 12 from Pantasia sa mga tropang tamad. ONG Mark, Sana, Eren, Josh and Josh. Yun. And shoutout din sa low profile guild S81, kay Zen ng Shirayuki ng PH1, Trinity guild ng PH9, and shoutout din sa Rage Hunter squad ng S35 to 42, kay Taki and Mitsuha. Eh sa ano to ah? Ano nga ba yung movie, no? Taki and Mitsuha. Kay Marie ng S101, lagi daw siya nagpapagkamalang babae. Huwag nyo na raw siya PM. Eh, pangalan mo Marie, 'di ba? Hunters ng shoutout daw sa Hunters, mga bobo daw ng PH 6 to 9. Aba, aminado ha. Kay Castiel or Shane ng S101. And kay Iglot ng Malolos. Yan, tropa namin yan. So, kakalipad din lang ngayon. Pabalik ng Guam. So, Bon Voyage, kaibigang Iglot. So, yun na. So, ito, medyo ikakat na tong clip na to. And balik tayo rin sa Ice Dragon Stage 2 na guide. Okay? So, thank you. So, ito na nga guys. So, after nyo mailo yung graphics and then may off yung special effects. So, pasukan na. No? So actually medyo nahirapan kami dito sa IDN 2 na to kasi medyo mahirap yung phase 1, no. Kasi pag 2 man kailangan mong patayin ng solo yung isang boss. So sa LF medyo hirap, pero nagawa namin na paraan. So tingnan niyo na lang kung paano namin ginawa. So dito isa sa inyo magkakaroon ng eye, no. So yung may eye, siya lang makikita ng mumu, no. Pwede kanya i-guide kung saan walang mumu, no. Kasi ang goal nyo rito, kailangan nyo makuha yung villager na nasa dulo. Okay, so tingnan natin kung sino may eye. So, dito si Ems ang may eye. So, ako ang kukuha ng villager. Okay? So, tumalon tayo para meron tayong movement speed buffs. Kasi may movement speed buffs yung talon ko na yun. Okay, so kita nyo naman. Sumusunod sa akin yung tambay. No, yung villager. No, so, ayan, after nyan, take note nyo na sabihin nung villager ng tambay. So, ang sabi niya rin is yung long sight. So pag long sight, punta ka sa kanan kasi papatayin mo yung si Death, si Kamatayan. And then yung may mata, wag titira kasi pwede mong maubos yung buong pabili nyo. No? And then dito may poison. Habang pinapatay mo yung boss, may poison na lumalabas. So dapat mabilis nyo patayin. And then yun, medyo careful ka rin sa bomb ni Death kasi invisible. Tapos punta kayo ng circle and then regroup heal. Okay? And then, tingin nyo lang yung seconds na matapos. Tapos, yan. So, ako naman ang Mi-Eye. So, ang pupunta ngayon, ang kukuha ngayon ng villager, ng tambay, si Ems naman. So, tingin yung ginawa ni Ems dyan. So, nilagyan niya ng tunnel para dun tumira yung mga mumu. So, libre ngayon siya. Diba?
So, pwede yung gawin nyo, guys. Ganon. Okay, so ayan na yung tambay. Puro kasi tambay. So, ayan. So, ang sabi dyan, yung giant skeleton. Okay, so punta ni yung giant skeleton, naka nandun naman siya sa may upper pillar naman siya. So ito na may challenge kasi wawalan naman ni Ames yung skeleton. LF ang gamit niya. So tingnan niyo kung paano niya pinatay itong skeleton na to. Okay, so ang gamit niya si robot. So pinakain niya ng bakal yan, mga tornilyo para lumakas yung robot niya. No? So pinalakas niyan. Noong una kasi medyo mahina yung robot niya. So ngayon medyo tamo, buabawos na, oh. Makakayang talunin. 'Di ba? Go Ems. Yan, medyo maghintay lang natin ng konti. Okay, so balik tao na siya. Hil-hil lang ang problema kasi diyan. Isa lang atang dalang ni Ems na damage skill plus yung ulti, so dalawa. Yung Genki Dama, tapos yung, although dalawa na yung Genki Dama dyan eh, di ba pag napuno ata yung energy bar, naging dalawang Genki Dama. Ayun o, lakas ng bawas. Yan. So pag namala yung oras, naubusan ng oras, medyo mas malakas na yung bawas ng poison. So makita nyo sa HP ni Ems, medyo masakit na yung bawas. Buti LFG. No. So ayan, medyo hintayin na natin ng konti. Eh, dalawa lang yung ano niya. O, yan. Gisingin mo na lang ako, Ems, pagtapos na. Takatan niyo yung buhay ni Ems, naubos. Kasi medyo masakit na yung poison dyan eh. Eh, hindi naman damager ang light fury. So, kailangan niya umasa rin sa robot. Nag-excess mo na siya kanina, tapos nag-robot siya. Nag-ulti siya yung tatlong, ayan o, yung tatlong bola. So, ayan, medyo tapos na. Shoom! Munti ka nga pa doon, boya. So tapos na yan. Dance na yan. Kailangan isang Genki Dama pa. Naku, sinapak na. Pinagasapak na. Sakit ng poison niya, kung ako yan, patay na ako niyan. Okay, so balik sa circle, tapos heal. Mag-bops na rin kayo dyan kasi yun yung time na magkakampi kayo eh. So, refresh bops lang. Okay? So, tingnan natin kung sino may eye. So, si Ems ang may eye. So, ako ang kukuha. So, para sa akin, medyo madali ito kasi runner tong akin eh. May moving speed bops pa yung talon. So, easy lang. Okay? So, syempre ang last nito yung sa kaliwa na. Yung long blade. Sabi niyang villager is yung long blade. So, sa kaliwang pillar yan. Okay? So, kailangan lang i-fast kill to. Medyo madali lang. Medyo makatiran doon talaga yung poison eh. Yon. So, pag namatay yung tatlong boss, tatlong chupol na boss, regroup ulit sa circle, tapos kailangan nyo basagin yung pillar sa gitna and then lalabas na yung tunay na boss. Okay. So, hintay lang tayo ng heal. Yan. So, ang boss dito is si Isueso. Kilala nyo ba si Isueso? So, ito yung poison seeds. So, pag binuka niya yung malaking bunganga niya na ganyan, so, lumalis ka lang sa kanya kasi, eh, no, magpo-poison seed siya. Okay? And then, pag ganyan, may nakita yung mga time icon, magta-time stop siya. So, pag may nakita yung red indicator, 0.5 seconds, after ng 0.5 seconds, magda-dodge kayo or double dodge kung di nyo pa kabisado yung timing. Okay. Yan yung bite. So, medyo masakit siya pag tiramaka ka ng bite. So, layo, alis ka lang sa mukha niya. Alis ka lang sa harap niya, no? Ito naman yung poison spit, yung tatlong dura, no? So, pag ginawa niya yung ganyang animation, yung parang dudura siya, no? Inaangat niya yung ulo niya. Pwede kayo mag-dodge forward or umalis lang kayo sa harap niya. Ayan, yung time stop. Kagat. Medyo di pansinin yung animation ng kagat eh. Uy, naipit ako. Kala ko mayroon pang takbuhan dun. Yun ang buwisit minsan eh, no? Akala mo may takbuhan ka pa, wala na pala. Time stop.
Medyo nawalan tayong dodge kaya tumakbo na lang tayo. You know, yung ano, yung bite. So ganyan ginagawa pagka minsan nagda-dodge forward na lang ako dun sa speed niya. Time stop, boom. Ayan yung ano, poison seeds. Ayan yung masakit men pag nagitaan ka. Medyo may kalalagyan ka, no? Lalo kung siguro hell yan, baka one hit ka nun. Tsaka yung bite na yan, medyo masakit yung bite na yan. Time stop. So kita nyan, makakakabisado naman yan eh. Konting practice lang. Actually, tingin ko ito medyo madali tong boss na to. Ang mahirapan lang kayo doon sa first phase. Kung 2 man guys ha. Kung 6 man to, madali ito. Time stop. Okay. So makita niyo yung timing, no? Kagat. Speed. Speed na naman. Oh, time stop. Paulit-ulit lang. Apat na pattern lang yung skill niya eh. So times 3, eto kailangan mo i-break siya, no? So medyo madali na ma-break to. Yung kasama nyo siguro reserve SS na lang, lalo yung mga support siguro. Eto, after ng break magpo-poison drop siya 5 beses. So ang gagawin mo, tatakbo lang kayo. Pero huwag kayong magpanic kasi medyo matagal na may bagsak nung poison drop eh. Ayun, makamata nyo. Pag may red indicator, hindi agad babagsak. So pwede pa kayong tumirang konti. Nag-guess nyo? Okay, so yung poison seeds, medyo masakit talaga yan pag kata mo. Buti na resist ko eh, kundi may kalalagyan ako nun. Okay, time stop. Magaling ding umano tong halaman na to si Sueso eh. Kilala nyo ba si Sueso? Yung sa may Master Rancher. Kamukha ni Sueso eh. Magaling si Sueso ano, naglalakad. I pray. Naglalakad sa ano, sa ilalim ng lupa. Poison drop 5 beses. Yan. So pwede pa kayong tumira ng gano'n, no? Kasi hindi man agad bumabagsak yung drop eh. Oh yun, yun nakita nyo guys. Medyo na-late ako. Pero nag-passive yung akin eh. So ito break na naman. So yakang-yakang na may break. Sa times 1 medyo makunat na yung break. Kasi may bibili ka rin sa times 1. So wait lang natin mag times 1 yung bagong skill niya. Medyo madali na ma-dodge tong mga skill ni Sueso eh. Poison drop. Okay. So medyo madali naman yung ano niya. Kahit di mo pansinin yung animation, may makikita ka ng mga red indicator, malalaman mo kung poison drop. Kasi homing yun eh. Okay. Okay, poison seeds. Layo. Nakita nyo, nakadodge ako. Stop. So ito na guys. Before times 1, isave nyo yung ulti nyo or yung mga damage buffs nyo, no? Kailangan nyo siya yung break. And then kailangan nakatarget lang kayo sa boss. Okay. And then hintayin nyo siya pumunta rin sa lugar niya. Tapos tsaka nyo gamitin yung mga special skill nyo. Okay, yung mga number 1 skill nyo. So ayan, after nyan, after nung ano, break, gagamit siya ng poison waves. So back and forth yan. Bumabalik yan. So ingat lang kayo pag bumalik. Ayun, no, nakita nyo sa dulo, nandun lang siya. So mamaya, babalik yan mamaya. Tas may dyan nga pala guys, nag-i-invisible minsan yung ano nyo, hindi kita yung skill niya. Natin yan, time stop kami, pero walang red indicator. So siguro kaya ghost flower yung tawag dito kasi... yun nga, hindi mo kita yung ano pag medyo ult niya na siguro, ult niya ano. Walang red indicator kanina yung ano niya, yung time stop niya. Mamaya makikita niya ulit. Hindi namin makikita yung time stop niya. And then merong poison seed siya, hindi rin kita animation. Mamaya. And yung poison wave. So yeah, balikan yan, back and forth yan.
time stop. So medyo konti na lang, tapos na to. Poison drop 5 beses. Ayan na. Ayan guys, oh. Ayan, oh, medyo naipit ako dun. Natin nyo guys, bumalik yung poison waves, no? So eto na, yung be-break nyo ulit. So yan yung medyo makunat na break. And then yung sinasabi ko guys, oh, hindi siya, hindi mo na nag-animation, no? Ayan, tapos nag-time stop guys. Nakita nyo, walang red indicator. So ganun na mangyayari. Magi-invincible yung skill niya pag nagaganon siya, yung break diyan, yung may poison world, no? May poison world kasi yun eh. So ayan, medyo yun, kata nyo guys, medyo intense yun. Gabulbul madre ang buhay ko. Okay, so GG Sueso. Napaka-intense nun guys. Nakita nyo ba yung laban na namin? Yun ang magandang laban, men. Diba? So, 11... Aba, 11-11. Okay. Thank you for watching guys. Click like, share, and subscribe. So, thank you ulit sa mga nanood. And, babush!